mahalin ninyo ang inyong mga katawan, ha? Huwag niyong abusuhin, ha? Huwag niyong bibigyan ng mga pagkain hindi masustansya. Huwag niyong bibigyan ng mga toxin na pagkain. Yun mga kaibigan, time check 1:09 ng tanghali. Ngayon po ay Friday, yun, naka neon green tayo ngayon. <yeah. clears throat> So ang kagandahan po ng mga vlog ko mga kaibigan, pag nagsusot ako ng mga iba't ibang kulay ng damit, pagdating po ng editing, ha, nalalaman ko agad kung ano yung mga grupo ng mga video na kailangan kong pag-isahin, di ba? Kumari, neon green, yun. Alam ko yung neon green na yun, yun yung vlog ko doon sa araw na yun. Yan. So, hindi ako malilito pag nag-edit na ako, yun. Isang tip. Pag blue, pag green, yellow green, pag pink, yan. Pag dark blue, light blue. Yun, napakaganda, napakadaling mag-edit nun. Siyempre, pag na-edit mo na, kailangan mo nang i-save o i-delete agad para next time, hindi ka na malilito. Meron kasi yung vlog mo ngayon, ha? Tapos nag-vlog ka ng next day, the same shirt, same color. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka nagpalit o ni-recycle mo lang. Di ba? The next day kasi na nangyari yon, ibig sabihin, nilabhan ko tonight, yung vlog ako ngayon, di ba? Then tonight, wash my clothes, after one day dry, then the next day I use it again. So, yun. Pagdating ng editing, malilito ko ako. Asa na yung part 1, part 2. Di ba? So, pagkatapos mong mag-edit, yun, delete mo na, save mo sa hard disk, thumb drive, para pagdating ng next vlog na yon, eh, hindi ka na malilito. Diba? Minsan kasi pag nag-i-edit tayo, di ba, mayroon pa yung processing niya, ha? Yung conversion pa lang, conversion. Naabot siya ng magdamag, o 2 hours, 3 hours, mostly is 1 hour. Eh, yung antok ka na, tapos mayroon pang 70%, yan. Yan, tutulugan mo yung pagkating ng bukas. Yun, i-upload mo na lang in the morning, then you have no time to to check again para i-delete. Kasi ilang minuto lang naman yung kugugulay mo sa umaga, tapos papasok ka na sa work. Yun, pagdating sa work, makalimutan mo na lahat. Yun, nag-vlog ka ulit. Yun, the same color, the same shirt. Then the next night, you don't know where is day 1, day 2. Yeah? So yun po mga tips na nararanasan ko, na experience ko sa mga time na to during my vlogging outside. Yun, magtapon muna tayo ng basura. Balik na tayo ng upis. So yung mga tinawagan ko, ah, shout out sa inyong lahat. Ha, hindi nyo sinagot ang aking tawag, wala kayong bonus. Tapos susunod na, ha? Bonus, bigayan ng bonus. Oh my God, pre. So yan po si Iguana. Ito na kung nakikita nyo, kumuplads. Nakita natin. Hello! Hello! Wala kasing zoom to eh. Ayayin nyo, pag nagkaroon ako ng digital na camera, ayan. DSLR. Meron pa akong DSLR dati, pinadala ko sa Pinas. Hindi nagagamit. Yun, nasira lang, sayang. So, everything happen for a reason.
Yun mga kaibigan, salamat po sa inyong pagsama sa araw na to. Tayo po ibabalik na po ng opisina para ipagpatuloy ang ating mga nasimulang proyekto. Yun, bago pong proyekto ngayon mga kaibigan. So, pinagbubuti ko, pinag-iigihan ko, yun. At ginagawan ko pa ng mas maganda pamamaraan. Ha? Para lalong gaganda yung presentation. So, anyway, let's go na. Let's go na, let's go, let's go. So, kung kayo po yung nagbabike, mga kaibigan, lagi nyo pong i-check yung bisikleta nyo, yung lalong-lalo na yung preno, yung preno. Napakahalaga po ng preno, ah, mga kaibigan. Diyan po nakasalalay ang inyong mga buhay. Diyan po nakasalalay ang inyong pamilya. At diyan din po nakasalalay ang inyong kumpanya. Ha? Sa inyong mga kamay. Sa inyong mga break. Ha? So, lahat po ng bagay ay mayroon pong excuse me po, mayroong halaga. May purpose. Ha? Lahat ng bagay, lahat na nakikita nyo diyan, ha? May mga purpose yan. Ha? Yung naka-stand na yan na lampara, ha? May purpose po yan, ha? Hindi man po siya umiilaw ngayong umaga, ayan. Hindi po ibig sabihin na wala na siyang halaga. Ha? Yeah. So, yun. Nagkakaroon siya ng halaga, ha? Malalaman mo yung halaga niya pagdating po ng gabi. Yan. So, lahat po tayong mga, lahat ng bagay, lahat po ng tao, mayroon po tayong purpose kung bakit tayo nandito. Ha? So, yun. Kung hindi nyo pa nakikita, nahahanap, ha? Nararanasan, ha? Ang inyong mga purpose sa buhay, go and find what is truly purpose of your life. Di ba? At ang bagay, may puno, may purpose yan. Yeah. Paganda ng ano, ng paligid. Oh. Yung puno, nagbibigay po siya ng panibagong oxygen. Yung mga grass, bibigay din ng mga oxygen yan. Ha? Yung sa pinuputo nyo yung mga punong kahoy, ha? Hindi nyo iniisip kung ano yung magiging epekto. Hindi nyo iniisip yung ano yung halaga. Ha? My God! Kaya putuloy ng paa. Ha? Tingnan natin kung ano yung halaga ng paa mo. Di ba? Ganun. So, dapat every action, dapat nating isipin kung ano yung mga advantage, disadvantage. Diba? Bago tayo bumitaw ng mga salita na masasakit, dapat isipin natin a million times ano bang mangyayari, ano bang magiging impact. Yun, dito tayo. Pag binitawan mo yung salita na yan, ha, sa taong lalong-lalo na mahal mo sa buhay, ha, napakalaking impact po yan. Kung nasaktan mo yung tao, yan, yung sugat na yun, ha, maghihilom. Pero nandyan po yung bakas. Nandyan po yung lamat. So, kung maaari, ha, don't ever, and please, ha, please hold your temper. Pakahalagahan ninyo ang inyong mga pagkakamag-anak, pagkakapamilya, pagkakakaibigan. Yan. Dahil mas mahalaga ang inyong mga pagkakaibigan kaysa sa mga bagay na it is not right o walang halaga. Hindi naman ibig sabihin na walang halaga ang lahat.